Hello, everything! What's up mga kaasang? Welcome back to Hendrick's Backyard. Sa video na to, papakita ko sa inyo yung bago kong isda. Tapos, ayun, na-update ko rin yung ibon, yung tamsi natin dito. Tapos, yun nga, yung mga goldfish ko. Update ko na lang kayo. So, ayun, panoorin nyo guys. So ayun guys, 2 weeks after mawala yung mga tamsi dito sa pugad na to, pati yung inakay nila nawala, hindi ko alam kung lumipad ba o lumipat o kung ano man nangyari. Ayun, may nakita ulit akong dalawang tamsi, isang pair ulit to. Hindi ko sure kung ito yung dating pair o bagong pair. Nire-rebuild nila yung ano, yung pugad dito. Kasi medyo naluma na rin siguro. Hindi ko lang alam eh, pero tingin ko naman parehas lang. Pero yun nga, nakita ko yung isa. Ayan, nilalagyan niya ulit ng mga pampalambot sa loob. Kung ano nung dala niya dito na pampalambot na pinapalaman niya sa loob, nilalagyan niya ng mga ano, balahibo yung nakita ko kanina eh. May dala siyang balahibo ng, hindi ko alam kung manok o ibon, basta may dala siyang ganun. So yan, dalawa sila paikot-ikot dyan, tapos nire-rebuild ulit nila yung nest. Ayan o, may dala ulit sila guys. So ayun guys, ayon sa behavior na nakikita ko sa kanilang dalawa, tingin ko mangingitlog ulit tong female dito. So abangan na lang natin guys, i-update ko kayo. Ayun, yung bayaw ko kasi nagawa na siya ng fishkeeping vlog ngayon. Tapos ayun, binigyan ko siya ng mga isda. Kung maalala niyo yung mga isda ko, pakita ko lang din. Itong mga ryukin, mga ano ba tawag dito? Blackmoor, tapos itong koi ko na isa o karpa. Binigyan ko na rin siya. Tapos binigyan ko siya ng mga plants. Beta, tsaka dapis siya. Binigyan ko siya. Pangsimula lang din niya. So ayun guys, kung sakaling maisipan nyo, meron siyang fishkeeping vlog din. Ngayon pa lang siya nag-start. Subscribe kayo sa kanya. Lalagay ko na lang yung link sa description ng video na to. Tapos, check nyo na lang yung channel niya. Para makita nyo rin yung mga binigay ko isda. So, ayun lang naman guys. Share ko lang naman sa inyo. So, ayun guys. Ito yung mga ibibigay ko sa kanya. Yung ryukin, yung blackmoor ko. Tapos, itong karpa. Yung koi na yan. Itong beta, galing to kay JP. JP TV. Yan, binigay ko na lang din. HB Blue, binigyan ko rin siya para maparami niya doon sa kanila. Tapos yun, binigyan ko rin siya ng pellets, koi king, tsaka halaman, binigyan ko na rin siya. Unstoppable! What's up mga kaasang, no? So yun, medyo papungas-pungas pa ako kasi ano, alas 6 pa lang ng umaga ngayon. May dumating kasing maagang-maaga, sinabay lang sa delivery ng mga pagkain yung ano, yung dumating ngayon sa akin dito na meron ako nakaswap na isda. Tapos, ayun, ang kaswap niya, binigay ko is yung AFR ko. Nagbigay ako ng 3 males tsaka isang male na albino full red na guppies. So, may pinalit siya na para dito sa tank na to. So, ito yun. Pakita ko sa inyo mamaya. I-acclimate muna natin, guys. So yun guys, na-release na natin ang bago nating isda at malamang sa malamang may magre-react na naman dito kung bakit hindi na naman ako nag-quarantine ng bagong isda. So ayun guys, share ko lang din para sa mga baguhan, kailangan talaga i-quarantine pag ilalagay mo yung isdang bago sa community tank.
Mas maganda talaga, doon mo muna siya ilagay sa hiwalay na quarantine tank ng mga isang linggo bago mo isama sa community na lalo na yung ganito na medyo may kamahalan din yung mga isda na nandito. So, delikado talaga yun kasi kung may sakit yung isda nyo na bago, maaring mahawa yung mga nandoon sa community. Pero itong isda na to kasi, ano naman to, healthy naman to. Kilala ko kasi yung pinanggalingan nito, tsaka tiwala rin ako. So, ayun guys, may bago tayong isda. Mga, ano ba, laki nito? Mga 4 inches, 5 inches siguro to na bi-shear o bi-shear o bi-shear. Kung ano man tawag nyo doon, depende sa nagsasabi. Nandito lang siya sa gilid, kasama ng flower horn na isang linggo nang hindi kumakain. Tapos yun, tinitignan-tignan lang siya ng mga kasama niyang sapsap dyan. So ayun, no, meron na tayong bangus, may sapsap na tayo. Tapos ngayon, meron tayong dalag. Tapos ito yung hari ng ating golden highback arwana. So ayun guys, pagpahingahin muna natin siya, ayan natin siya mag-adapt ng mga ilang minuto o oras dito sa tank na to. Mamaya bubuksan ko yung ilaw, pag-usapan natin kung ano tong bagong dagdag ko na isda na to. So ayan muna natin siya mag-adapt dyan sa mga kasama niya mga isda dyan. 2,000 years later. So ayun guys, may bago tayong isda. Meron tayong albino bi-shear dito. So ayan, tinitignan-tignan siya ng arwana. Pero hindi naman siya kinakagat, hindi naman siya kinatake. So ayun, itong bi-shear na to, ang scientific name niya is Polypterus senegalus. Makikita siya sa Africa, sa Nile River. Nung nagpunta kasi ako doon, ang dami ko nakita nito. Joke lang. Pero yun nga guys, ang totoo talaga, sa Nile River siya nakikita sa Africa. Mahaba siya ng mga 10 inches guys. Tapos ayun, maraming klase ng bi-shear. Pero itong nasa akin ngayon, albino senegalus nga. Kung tawagin ito ng mga hobbyist, albino Senegal bi-shear. Naisipan kong magdagdag nito dito kasi lagi siyang nasa baba. So yung arwana kasi lagi nasa top yun. Tapos yung mga sapsap natin dyan, mga silver dollar natin, gitna lang yung palangoy-langoy, babagit na. Tapos ito naman yung pambaba. Mas gusto ko sana ko stingray eh, kaso mahal yun. Tsaka malaki yung tank ang kailangan. So ito na lang muna ilagay natin. Ang maganda sa isda na to guys, para siyang dinosaur. Kasi yung dorsal fin niya, hindi siya isang malaking buo. Maraming maliliit na dorsal fin, kaya ang ganda tingnan. Tapos yung pectoral fin niya, ginagawa niya parang paa. So mukha talaga siya naglalakad ayun, no? Madalas siyang ganyan. Para siyang naglalakad sa bottom ng tank. Pero umiibabaw rin to para huminga. Yan, tapos baba siya dyan. Pero mas madalas nasa baba siya eh. Nag-glide lang siya dyan. Carnivorous din to guys, kumakain ng mga laman-laman. Pero kumakain din naman ng pellets. So dapat dito sinking pellets kasi nasa baba nga siya. Kung wala kayong sinking pellets, pag yung mga floating pellets durugin nyo, lulubog yun. So ganun na lang discard ito para makakain din to. Grabe, ang ganda pala talaga nito. Ngayon ko lang na-appreciate eh, kasi ngayon lang ako nagkaroon. Mukha siyang dinosaur eh. So kaya maganda yung pangalan dito. Kung may naisip kayo guys na ipangalan natin dito, pwede kayong mag-comment. Suggest lang kayo ng pangalan. Napansin ko lang din yung pectoral fins niya, ginagamit siya pang hinto. Ayan o, para siya pang break, para huminto siya sa paglangoy. So ayan guys, update ko lang din kayo sa flower horn natin dito. Isang linggo na siya hindi ko makain eh. Iniisip ko tanggalin na siya, palta na lang siya ng ibang flower horn siguro. Kasi ang ganda ng ano, yung ganda na ng community tank natin, lumalangoy lang sila. Tapos yung flower horn lagi lang nasa gilid. So hindi ko rin alam kung may sakit siya o na-stress lang talaga siya. So plano ko na tanggalin siya dyan. Tapos paltaan ko na lang siguro ng mga awaken mix na grow out natin.
try natin i-community. So ayun yung dragon fins, masigla na siya ngayon. So ayun guys, no, hanggang dito na lang siguro tong community tank natin ng arowana. Hindi na ako magdadagdag talaga dyan, promise, kasi dumadami na sila, nagiging crowded na yan. Tapos yun nga, yung flower horn tatanggalin ko na, papalitan ko na ibang klaseng flower horn. Tapos ayun guys, tulungan nyo ako kasi mga wala pang pangalan to. Gusto ko sana magkaroon sila ng pangalan. Ay, may naisip nga pala ako doon sa mga silver dollars ko. Yung tatlong silver dollars na yan, ang pangalan niyan is Tito, Big, and Joey. Tapos ayun guys, pwede kayong mag-suggest ng mga pangalan dito sa mga isda natin dito. Legendary! At so yun guys, sana tulungan nyo ako mag-isip kung anong magandang pangalan natin dito sa mga nasa community natin, yung arowana, yung bishir, yung ano pa ba? Yung red flag tail natin na wala pa pangalan kasi guys, nahihirapan ako mag-isip. So yun guys, baka naman, suggest lang kayo sa baba sa comments kung anong magandang pangalan natin sa mga isda natin dyan. Tapos ayun guys, malapit na tayo sa 30,000 subscribers. Tapos yun, para sa mga nakakalam dyan o yung mga hindi pa nakakaalam, meron kasi akong ginawang deal dati na sabi ko pag naka 50,000 subscribers ako, magpapatato ako ng flower horn sa aking katawan. So yun, 20,000 na lang, malapit na, magpapatato na ako ulit. So yun guys, kung gusto nyo mapabilis, pwede nyo naman i-share tong video na to. O, i-like nyo lang yung video para yung algorithm ng YouTube, alam mo na, gumana siya. Tapos yun, makita ng iba, ma-recommend sa iba. Para yun nga, mabot na natin yung 50,000 subscribers. So yun guys, sa mga hindi pa na-subscribe dyan, click nyo lang ang subscribe button at ang notification bell para ma-notified kayo pag nag-upload ako ng mga bago kong videos. Yun, bago ko tapusin ang video na to, andito na ang iyong inaabangang mga shoutouts. Shoutout kay Jerome Delgado, salamat sa pag-swap ng Bishir. Kay Aya Tabile, shoutout sa'yo. Shoutout din kay Rica Marcaban. Sinex Vlog, shoutout sa'yo, subscribe kayo sa kanya. Kay Erica Dayrit De La Cruz, tsaka sa asawa niya, shoutout sa inyo dyan. Kay Kuya Modru TV, maraming salamat sa palaging panonood. Shoutout kay John Leonel Mejia, kay Nathaniel Vince, kay Miko Soriano Lee, tsaka kay Dexter Tayag, shoutout sa inyo dyan sa lahat ng gumubuo ng Fishkeepers PH. Kay Butch Laurente at Mike Brown, shoutout sa inyo, maraming salamat sa pagsuporta sa Fishkeepers PH. So ayun guys, nakatapos na naman tayo ng isang video. See you on the next video. Maraming salamat sa mga nanood. At sa susunod na video, fish out.